Ayan, so magandang araw mga kaibigan, no? Si Lycofer De Leon to. Meron lang akong gustong i-share sa inyo mga kaibigan ngayong umaga na to. Bali, kasi itong aking 12 volt socket mga kaibigan, ayaw nang gumana, no? Isang araw, bali kahapon pala, nung pauwi ako, may pinuntahan ako. Hindi ko napansin na hindi na pala ako nagcha-charge. Hindi na pala nagcha-charge yung cellphone ko, saka hindi na gumagana itong aking rearview mirror mga kaibigan. So ngayong araw na to, samahan niyo ako dahil i-video ko, saka may lamok. Bali, ipapakita ko sa inyo mga kaibigan kung paano ko iti-trace, no, yung problema natin, ano. Ito, pakita ko sa inyo. Bali, ito, hindi ko alam kung ito yung sira o kaya yung aking yung mismong system, no. Hindi ko sure kung ano yung sira. So, i-trace natin. Subukan natin muna ng buksan yung makina. O, hindi muna. Yung accessories lang muna. So, ayan, ano. Naka-open. Supposed to be dapat kagana na to. Iilaw na dapat to. Pero ngayon, ayaw. Ayaw. So, subukan kong ito. Yung sa ano ko. Sa dashcam ko. Mga original naman to mga kaibigan. So wala rin, no? Hindi siya gumagana. Ayaw pa rin. So original naman tong aking mga paraphernalias dito, no. Hindi ko sure kung ano yung nangyari. So tingnan natin kung ano yung sira. Okay. So una munang gagawin natin mga kaibigan, tingnan ko muna kung mayroong problema dito sa wiring, ano, dito sa pinakalikod. Punta ako sa kabilang pinto para may video ko. Okay. So, dito kasi sa ilalim mga kaibigan, merong ano yan, may connector dito yan sa ilalim. Subukan kong tanggalin. Ayan. So, yan yung wire. Wala namang putol. Normal naman lahat. Okay. Mukhang okay naman. Wala namang sunog. Ayan. Normal naman lahat. See, balik natin. Okay. Sunod natin titingnan mga kaibigan, yung fuse. Tahan natin yung fuse. Yung fuse niyan, yung fuse ng Toyota Wigo. Bali, ito nga pala mga kaibigan ay Toyota Wigo, no? Yung fuse ng Toyota Wigo nandirito. Yan. Oh, nakita nyo ba tong Conway ko mga kaibigan? Ito yung ano, nireview natin nung nakaraan. Bali, OBD reader siya na kaya niyang tumakbo. Or kaya niyang marid pala. Sorry, yung speed mo. Yan. So, pakita ko lang sa inyo. Yan. Open natin yung makina. Yan. Conway. Yan. Ni-review ko yan mga kaibigan. So kung gusto nyo makita yung review natin dyan, hanapin nyo lang dito sa ating page or dito sa ating channel para makita nyo yung kung paano gumagana yan. Pero for the meantime kasi ang ano natin ay mapagana yung ating 12 volts. Tanggalin ko muna to para matanggal ko tong cover. Okay. Para matrace natin. Aalis ko sa eko mamaya eh. Hindi ko alam kung kailangan may charger ako along the way. Okay. So ito yung mga fuse sa ilalim mga kaibigan. So para makita natin kung ano yung fuse na titingnan natin dyan. Kung ano yung sira. Dito. Tingin tayo rito. Sa cover. Yan. Okay. Nasaan kaya yon? Power B 75. Okay. Ayun, socket. Bali, teka. Ito siya. Socket 15 amperes socket. Okay. Ayan. 15 amperes.
katabi siya ng 5 amperes o saka 5 amperes. Napapagitnaan siya, mga kaibigan. Okay, tingnan natin. Ayun. 15 amperes. Ito siya. Napapagitnaan siya ng dalawang 5 amperes. Okay. Okay, para matanggal natin yan, mga kaibigan, meron dito parang clamp, no? Ito yan. So, libre yan sa Toyota. Meron yan. Tapos, gagawin natin yan yung clip. Clip lang natin. Or i-clamp natin. Tapos, hugutin natin. Okay, tingnan natin kung buo siya. Buo ba siya? Uy, sira na siya, mga kaibigan. Ayan, oh. Yung pinaka wire, yan yung parang tingga. Ano? Ayan, walang continuity. Putol sa gitna. Ito. Yung gitna niya. Ito. Yan. So, dapat tuloy-tuloy yan, eh. Okay? So, kailangan pala nating bumili nito. Kano kaya to? Okay. Tingnan natin. Baka mamaya, parang may nakita ako, may spare, eh. No? Ayun, oh. May spare. Ayun. Isang 15 amperes, 10 amperes, at saka 5 amperes. Okay, kuhanin natin yun. Subukan natin ito. Ayun. 15 amperes. So, spare lang yan, mga kaibigan. Okay, kuhanin natin. Okay. So, subukan natin. Palagay natin dun sa pwesto niya kanina. So, pagitan ng 5 amperes and 5 amperes. Okay. Lagay natin. Yan. Okay. So, yan mga kaibigan. Nakalagay na. Okay, susubukan natin. Yan. Kung gumagana na siya. Okay, tabi lang natin to. Okay. So, supposed to be dapat gumagana na siya. Turn on na natin to. Okay. Uy, ayaw pa rin. Ano kaya problema nito? Ayaw pa rin, dapat umilaw na siya. Teka, tinamon na natin yung fuse, baka sira rin. Tingnan natin. Parang ano yata, eh. Naalala ko parang nagamit ko na yata ito. Ay oo, parang nagamit ko na yata ito dati. Tanggalin natin. Tingnan muna natin kung ano. Baka mamaya sira na talaga rin. Okay. Parang sira din. Wala din continuity. 15 amperes. Naku, wala na tayong spare. Ah, alam ko na. Ang gawin natin, sa bagay, mababa naman yung amperahe nung ano natin, nung gadget natin. Subukan muna natin. Pang test lang ito. Yung 10 ampere. Meron dito yung spare, eh. Yan, subukan natin to. Kung gumagana. Kaya tingnan muna natin kung buo. Ayun, buo. Ayan, may continuity, oh. Napansin nyo, mga kaibigan, yung isa, 15 amperes. Ayan yung 15 amperes, oh. Putol siya. Walang continuity yung bakal sa loob o yung fuse. Ito meron. Ayan, oh. So, testing natin, ha. Ito, for testing purpose lang to, mga kaibigan. Pero ang ina-advise pa rin ng mga expert, gagamitin natin kung ano talaga yung suggested, no? Kung halimbawa 15 amperes talaga siya, dapat 15 amperes pa rin yung gamit natin. Bali ito for ano lang to, testing purpose lang. Tapos bibili tayo ng bago. So kailangan lang masubukan lang natin kung buo siya o hindi. Okay? So subukan natin. Ayun. Hindi ko pala napaday yung electrical. So dapat, no, reminder lang sa susunod. Kailangan patayin muna. Sure lang natin na nakapatay. Para in case na mayroong talagang problema, hindi gumawak yung sira. So, yan, pinatay ko na. Subukan natin. O, i-open uli natin. Okay. Ayun.
So gumana siya mga kaibigan, ano? Itong ating tawag dito, Geek Rover 5 volts 1 ampere. So mababa lang yung ampere na ginagamit nito. Natakpan na yung nandiri ito. Alam ko mababa lang to. Kaya kinaya. Kapag ka kasi mas mataas yung ampere na kakailanganin ng inyong mga ginagamit, mga tanatawag nito, yung mga ikakabit ninyong mga accessories. Kung hindi kaya kasi nung load nitong ating sasakyan, ay magti-trip off talaga yung ano, yung ating fuse. Okay? So, based sa pagkakaalala ko, 'di ba, nagre-review tayo ng mga gadgets, no? Meron yata akong tinesting na gadgets na parang medyo mataas yung load. Ayun, oo. Kaya nag-trip off yung isa, yung 15 amperes. Nagamit na natin. Okay? Pero itong mga nakakabit sa akin, walang problema mga kaibigan. O para lang din po sa kaalaman po ng, ano, ng iba, lalo na yung mga bago pong may-ari ng mga sasakyan, yung mga newbie na tinatawag natin, ano. Lahat po ng mga parts natin dito, mga accessories at saka mga electrical equipments dito sa loob ng sasakyan, meron po lahat yan designated na mga fuse. Okay, so halimbawa, dito nga, may nasira rito, hindi gumagana. Yung aircon mo, pwede rin yung may fuse din po yan. Dito sa mga LCD, yan, sa mga electricals, almost lahat yan, mga kaibigan, meron pong mga fuse. Kaya kung halimbawa, may nasira talaga dyan na ano, hindi natin alam, yan, possible, yung unang-unang magti-trip off yung mga fuse. So dito sa Wigo, meron ditong fuse. Yan. No, dito. Tapos may fuse din po doon sa ano natin, doon sa hood natin. Hindi ko rin siya masyado pangkabisado dahil hindi naman ako talaga mekaniko, no. Pero ito yung mga gantong simpleng problema. Kaya na dapat po natin 'yan. Tayong mga may-ari ng mga sasakyan. Okay? So ngayon, como sabi nga ng mga expert, kailangan kung ano yung amperahe na ginagamit ng fuse mo na para talaga dito. So, designated kasi dito 15 amperes na fuse mga kaibigan. So, bibili din tayo nito. Okay? So, bili muna ako. Balikan ko kayo. And sabihin ko sa inyo kung magkano ko siya nabili. Okay? So, ito na. Nakabili na tayo. So, ito. Bumili ko ng 10 piraso. Tigli 5 piraso mga kaibigan nung 10 amperes at saka 15 amperes. So nabili ko lang siya sa auto supply ng 10 pesos isa. So bumili ako ng tigli 5. Isang 5 10 amperes. So 10, 50, 15 amperes, 10 din ang isa. Bumili ako ng 5, so 50. So bumili rin ako ng 3M na tawag dito, double adhesive, no? Bumili ako. So, hindi, inalis ko na lang diyan. Bumili ko 200 pesos. So, mura lang pala. Bumili na ako ng medyo marami mga kaibigan kasi para lagi tayong nagre-review ng mga gadgets, di ba? So, baka mamaya mangyari na naman sa atin, mag-trip off na naman. At least meron na tayong reserba. So, ito yung 15 amperes na replacement. Okay. Ayan, buong-buo. Tapos, ito naman yung 10 amperes, yung kulay pula. Okay. Saan na ba yun? Ito. Ayan. Okay. 10 amperes. So, ilagay na natin yung, ano, yung 15 amperes mismo. Ibalik na natin yung 10 amperes, alisin na natin. So, yun yung nakakabit kanina. So, tanggalin natin yung ating 10 amperes dito. Okay. Oops. Tumalsik. Tumalsik mga kaibigan. So eto, balik na natin dun sa pwesto niya. Okay, dahil syempre kailangan may reserba tayo dyan lagi. Para in case na masira, meron tayong pabalikan. Tapos kabit natin yung ating nabili na 15 amperes. Ito yung bago. Ayan natin. So yan, buo siya, no? So subukan natin. Siyempre lagay natin dito.
Clip natin siya para madali nating maitulak. Okay. 15 amperes. So, okay. Tapos lagay tayo ng spare. So siyempre bumili tayo ng marami. So maglagay tayo ng spare dun. Okay. Lagay natin. Okay. Tapos lagay natin dun. Okay. So yan, may spare na tayo. So lahat ng mga spare natin, buo. 15 amperes, 15 amperes, 10 amperes, 5 amperes. Uy, nagkamali tayo ng lagay. Sorry, sorry. Doon pala to sa kabila. Tanggalin natin. Doon sa baba yun. Katapat ng 10 amperes yun eh. Kamali pa tayo. Lagay natin doon. Okay. So kailangan, no? Yun, reminder lang. Kailangan sure tayo. Hindi natin kasi alam kung ano yun eh. Kung para saan yung nilagay natin na yun, ano? Kaya dapat, bago natin paandarin, tingnan uli natin yung manual natin, no? Yung dito. Yung specs dito sa ating guide. Tingnan natin dito. Okay? So, yun. Pareho na, mga kaibigan. Ayan. Okay? So, subukan natin. Kung uubra na lahat. Yun! Milaw na siya, oh. Milaw na rin yung ating ano. Oh. Sa mga damit to. Oh, di ba? Ayos! Okay, buo na mga kaibigan. So kung nagustuhan nyo itong video na to mga kaibigan at nakatulong sa inyo para sa mga Toyota owners, Toyota Wigo owners from Gen 1, Gen 2, and Gen 3, almost the same lang yan. Wala namang pinagkaiba sa mga settings nyan. Okay? So kung nagustuhan nyo, please mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel and mag-follow dito sa ating Facebook page. So meron nga pala akong gadget mga kaibigan na i-review. Ito, power inverter multimedia player. Pwede na akong magluto rito. Ayan, may 220 volts ako rito. So 12 volts lang yung input niya. Nasaksak ko rito. Hindi ko alam, baka dun to, ano, no, dun to nasira. Ano. Pero malalaman nyo kung dito talaga nasira o hindi. Okay, so abangan ninyo yung video natin. So kung nagustuhan nyo to, follow na kayo mga kaibigan.